So pwede na, medyo malaki naman siya. Kaya lang di kasha yung helmet ko. So half face lang yung malalagay mo dito. Mga kapote, condom. Kapote, condom, ganun yung malalagay mo dito. Di ka pwede maglagay ng chicks dyan. So what's up mga chong, here's your boy Brian Ochio. Back in again and again. And today mga chong is i-feature natin sa channel ko itong Honda Click 125i. Mga chong, alam ko dito yung first time no, marami ng videos na pinag-usapan or tinapik si Honda Click 125. And this vlog mga chong is hindi siya in-depth review ng motor na to, kundi yung impressions ko sa kanya, yung thoughts ko no, kung ano yung tingin ko sa motor na to. So kasi hindi naman tayo technical na tao, kung ano lang yung mahalagang importante na kailangan natin or dapat natin mapag-usapan regarding sa motor na to. So iusog lang natin kasi mainit doon. Syempre, unang-unang sa lahat. Syempre, kapag bibili tayo ng motor, so ano bang una natin titingnan? First impression, syempre, yung porma. Okay? So, sa kanyang porma mga chong, nagagandaan ako sa kanya kasi even though na 125 siya, ang laki niya tignan, no? Tapos, ayoko lang sa kanya, para sa akin is yung gulong, masyado siyang manipis. Yung stock tires niya, no? Ang size na ito ay 90-90 sa likod, 14, tapos sa harap is 80-90. Medyo formado na tong motor na to. So makikita nyo, hindi to yung stock na mugs niya. So nilagyan niya na ng sticker decals pati sa likod. And then ito naka bar end na rin siya, no? So hindi yan yung stock niya. Then eto, kung makikita nyo, hindi ito yung stock niya. So binili niya lang to sa Lazada. Ang forma niya is carbon style siya na cover para dun sa odometer. Tapos yung kanyang panel, so tilagyan niya rin ng protection na kulay blue. So yun nga, maporma siya guys, no? Kapag sa gabi, kapag nagmamotor ako, di ba ang motor ko R15, lagi ako napapalingon or napapatingin sa motor na to kapag malayo kasi mukha siyang sports bike sa malayo tignan kasi yung forma ng kanyang headlight no, malaki and malawak. So lagi ako napepeke ng motor na to mga chong. So yun yung ano, yun yung advantage para sa akin ng motor na to. Malayo siya tignan, 'di ba? Mafe-fake ka. Kaya lang yun nga lang talaga yung gulong. Kung may papalitan ako dito, syempre uunahin ko yung gulong. So papalakihin natin, gagamit tayo ng medyo malapad na gulong. At the same time, syempre, pangit talaga yung stock ng gulong. So madulas talaga. So mas maganda kung may una kang papalitan sa motor mo, gulong talaga. Yun talaga yung pinaka-importante. Then, mga chong, yung kanyang seat height, no? So 5'8 ako. Okay, so yan. Kung makikita nyo, matangkad ako mga chong ha. Hindi naman siya medyo tiptoe sa akin. So saktong-sakto lang. Kasi ang upo ng motor talaga, ang scooter dito talaga. So kailangan talaga may space dito. And then ayan, medyo tiptoe ako pag ganito. Tapos yung kanya, so ayan, spacious siya mga chong. So mahaba yung legs ko, then meron pang space para dito, which is para sa akin talagang nagpa goods ng ng Honda Click 125 kasi may space pa dito eh. So meron ako pang pwedeng lagyan talaga. So minsan isang beses ginamit ko to no, na bumili ako sa labas. Yung sports bike ko kasi mga chong, hindi siya walang compartment, walang paglalagyan, talagang forma lang. So dito talaga napaka ganda talaga pang service. Tapos meron pa siyang space dito. So for reference lang no, yan. Chinelas ko. Motor pwede, ay motor, cellphone yan, kasha mga gamit. So dito may lagayan ng Yossi. Yan, lagayan ng Yossi, pwede kang maglagay ng Yossi dyan. So sabitan ng gulay, ang gusto mo. Tapos open natin yung panel.
Medyo nakatanga din to, no? So, ano ba to ulit? Ano ko ba paanda rin ulit? So, natatanga din talaga ako dito sa motor na to, So, yan yung panel niya. So, dito naman sa panel niya, mga kachong, makikita nyo dito, ito. Signal light. Yan, left and right. Tapos, nandito din yung headlight, no? Yan, headlight, tapos heat, tapos ang tawag dito, check engine. So, lahat naman ng FI, mga kachong, meron na siyang check engine. Tapos, hindi naman gaano malaki, sakto lang, no? Para sa akin yung kanyang panel. So, nandyan yung orasan, odometer, kilometer kung ilan tinakbo, yan, pwede mong palitan. Makikita mo trip meter A, B, average, fuel consumption, yung volt. Makikita rin dito, hindi mo na kailangan bumili ng volt, mga chong, para makita kung nagkakarga ba yung motor mo. So, meron na siya dito, 12.5, sakto. Tapos, total kilometers. Average, mga chong. So, yung average gas consumption niya, 43.5, which is fine. So, goods na goods talaga siya, matipid siya sa gas. Yan, may indicator dito na alagay, oil change. Di ko alam kung kailangan na siyang i-change oil. Siguro, so, maganda din siya, diba? Tapos, dito sa gilid yung kanyang fuel indicator. Hoy! Shout out! Subscriber tayo dito, you know. So, yan, pag i-start siya, syempre, ano, kailangan mo munang pigayin yung preno bago mo pidutin yung start. Ayan. Kaya, na-start na natin siya. Tapos, ang kinaganda na ito, parang safety features niya na rin, no? Yung kanyang side stand. So, ito yung gusto kong mapunta, no? Or magkaroon na sa motor ko, yung R15 ko, mga chong, yung side stand. So, may sakit ako minsan na kapag di ko na ibababa yung side stand ko, napapaandar ko yung motor, di ko na bababa yung side stand ko, which is delikado siya. Uy, may subscriber tayo dito. Shout out. So, papaandarin natin. So, sa hatak naman, mga chong, di naman ako nabibitin sa kanya. Nandun naman, meron namang power. Ayun, ayun, dito nga ako, ito nga lang na-realize ko, mga chong, na masarap pala mag-scooter talaga, ano. Ano, piga-piga ka lang. Compare talaga sa sports bike, no? Pero syempre, mga chong, gusto natin, ma-forma tayo, tiis pogi, kaya sports bike yung binili na. So, yan. Di ka mabibitin sa power na ito, mga chong, kasi scooter siya. Most of the scooters kasi talagang malakas ang hatak sa arangkada. So, sa top speed naman, mga chong, I'm not sure kung ano yung top speed niya, no? Pero sabihin na natin, siguro mga 120, ganun. Sa maniobra, sobrang basic na basic. Hindi mo na kailangan magbabaan pa. Tapos, yung brake na ito, di ko alam kung maganda yung brake niya kasi combi brake siya, mga chong. So, pag sinabing combi brake, pag nag-brake ka sa likod, ito yung likod eh. Ay, ito yung harap. Yung kaliwang brake, yung harap. So, sumasabay yung brake sa likod. So, may 30% na magbe-brake din yung likod. Ang pros na siguro, mas maganda yung brake para na rin naka-abs. Pero ang cons niya din, syempre parang, di ba? Parang di mo na nakokontrol yung brake. I mean, hindi ikaw yung nagde-decision kung gaano kalakas yung brake. Pero yun lang. Sa akin, goods naman. Wala naman akong problema dun. So, yan, makikita nyo. Di ba? Spacious, maganda. Sa okay to, mga chong, sa back ride, no? Kasi malambot yung likod, malambot yung upuan niya sa likod, tapos malaki siya, no? Malapad. Pag bibili ka ng motor, importante yon kasi dun mo malalaman yung comfortability ng iyong OBR. Ohoy! So, solid naman yung brake, no? Ayun! Test. Medyo narinig ko yung likod, mga chong, ha? Yung nag-full brake ako. Hindi ko pinindot yung kaliwa, ay yung kanan. Yun o, nag-i-skip. So, madulas talaga yung gulong niya. So, kailangan talaga siyang palitan. Ang braking pala nito, mga chong, no? So, ang brake nito sa harap is disc brake. Sa likod naman is drum brake. Hoy, bawal na kayo lumabas, ha? Hindi ako pwede bumaba nang di ko binababa yung side stand dyan. So, automatic mamamatay.
So, I don't know kung LED light to, no? I'm not sure kung LED light yung ilaw na ito. Medyo natanga ako dito sa compartment niya kasi yung kala ko pag diyan, meron kasi siya dito. So, ayan, push, tapos may seat na indicator. So, kala ko pinipindot siyang ganun. So, meron pala siyang pindutan dito. So, pwede na. Medyo malaki naman siya. Kaya lang, di kasha yung helmet ko. So, half face lang yung malalagay mo dito. Mga kapote, condom. Kapote, condom, ganun yung malalagay mo dito. Di ka pwede maglagay ng chicks dyan. So, fuel capacity niya, 5.5 liter. So, pwedeng-pwede na to sa long ride. Siguro, sa full tank mo, kaya mong tumakbo ng 200 kilometers. So, papanda rin natin siya for the last time, mga chong, no? So, yan, tipid siya sa gas, mga chong, di ba? Kaya mo na tumakbo ng 200 kilometers sa full tank niya. Lagpas pa yun. Alam, sa pagkakalam ko, lagpas pa ng 200 kilometers. So, yun, mga chong, I think nasabi ko na lahat, no, na gusto kong sabihin regarding dito sa motor na to. So, if you will rate it, mga chong, sa forma 1 to 10, 8, sa usability 10, kasi marami kang pwedeng ilagay sa kanya, no? Sa power, performance, mga chong, i-rate ko siya ng 9 kasi hindi ka na mabibit yung saan yan, do 125 lang siya, nandun yung power. Tapos syempre mga chong, kapag scooter yung gamit mo, diba? So sobrang sarap na ito sa traffic. Yung stability niya nga lang magiging ang sa tingin ko ang isang magiging issue mo dito yung stability niya, kasi maliit yung gulong. So pag maliit yung gulong, mga chong, di ba, yung mas less yung stability. Pag mas malaking gulong, mas maganda yung stability ng motor, di ba? Syempre alam ko yan, malaki yung motor ng gulong ko, eh, pero stable naman siya din naman kahit magdohan sa okay lang. So yan. So yan, mga chong, I think I will end the vlog here. So thank you for watching. So, kung di ka pa na-subscribe, don't forget to hit that subscribe button. And always remember, ride safe. This is Brian O'Chill, and I'm out. Relax na relax.